Sa nakaraang video natin ay natapos tayo ng ibunyag ni Yeonjin sa mga kasamahan niya na sundalong puro babae, na ang makina na kanilang sinubukan ngayon lang ay nilikha ni Yun Siang. Na siyang ikinagulat ng lahat ng mga babaeng sundalo gayong sa pagkakaalam nila itong bida natin ay walang talento. Sa ating pagpapatuloy, sa kaparehas na oras mula dito sa southern border ng Yungan City, Southern Wilderness Great Wall Iron Wall Army. Kung saan nasa kanilang harapan ang ilang makina na papasubukan sa kanilang hukbo sa lugar na ito ng Iron Wall Army Training School. At si Song Yun Ki ay natanong niya ang kanyang daddy kung ano ang masasabi sa mga makina na nasa kanilang harapan. Nais naman linawin ng kanyang ama kung ang makina ba na ito ay talagang ginawa ba talaga mismo ng kanyang pamangkin na si Song Yun Siang. Gayong ito ang katotohanan kaya naman halos ay yabangan na ni Song Yun Ki ang kanyang daddy sa pagtugon nito na ito talaga ay likha ng kanyang pinsan na si Song Yun Siang. Na hindi lubos maisip ni Song Ching, bagaman hindi ito nagbigay ng pahayag ngunit hindi lingid sa kaalaman ng buong pamilya na ang kanyang pamangkin ay hindi nila makitaan ng talento sa mga nakaraang taon. Sa mga ilang sandali pa ay may ipinatawag ito na naisa sa tauhan niya na mabilis din naman lumitaw sa kanilang likuran. At iniutos niya na puntahan ang bawat batalya ng kanilang hukbo upang pumili ng pinakaangkop para sa mga ganitong uri ng test machine, at magtakda ng Special Warfare Battalion para sa akin. At sa pangalan ng Iron Wall Army, makipag-ugnay sa mga mahuhusay na kumpanya upang bumili ng maraming dami ng pagpipino ng mga materyales sa mga presyo ng merkado, hanggat maaari. At nang makaalis na ang kanyang tauhan ay hindi pa rin siya makapaniwala sa mga makina na kanyang tinitingnan. At nasabi din ng oldest uncle ng ating bida na kung posibleng mabigyan ng ganitong uring makina ang buong sundalong nakatalaga sa bakal na pader. Not to mention ang pagtatanggol sa Great Wall Southern Desolation, hindi posibleng mapalawak namin ang aming teritoryo sa Hinterland. Nang marinig naman ni Song Yun Ki ang mga komento ng kanyang daddy ay napabulong ito na kung alam mo lang na si Big Brother Yun Siang ay may mga table tas. Natatakot ako na hindi mo susubukan na makakuha para sa hukbo ng bakal na pader. Mula naman sa kabilang banda, kung saan ay kasalukuyan pa na nagbabiyahe ang ating bida upang puntahan ang Sun Sculpture City, at sa dami ng bumabanggit sa kanyang pangalan ang ating bida ay panay ang bahin sa mga oras na ito gayong marahil sa madalas mabanggit ang kanyang pangalan. Mula sa communication device si Butler Song Mo, ay inilarawan niya sa kanyang young master Yun Siang kung ano ang mga nangyari sa mga nakaraang araw. Ang mga bagay ay naging ganito sa mga nakaraang araw, young master, at tumugon naman ang ating bida okay, at pagkatapos ay sinabi na niya na pupunta na siya sa lungsod ng Sun Sculpture City ngayon, ayon sa tansya ng ating bida, marahil ay makararating siya doon bago sumapit ang gabi. At gayong nabanggit ang lugar ng Sun Sculpture City, ay inilahad ni Butler Mo sa ating bida, na batay sa impormasyon ng Shadow Guard, na ilang araw na ang nakalipas may isang mahusay na kayamanan ang lumitaw sa labas ng lungsod ng Sun Sculpture City. At dagdag pa ni Butler Mo ang Sun Sculpture City ay pumasok ngayon sa isang estado ng martial law, young master, kailangan mo na magdoble ingat sa pagpunta mo sa lugar na ito. At para naman hindi mag-alala sa kanya ang kanyang uncle ay sinabi ng ating bida na ito ay kanyang nauunawaan at uncle huwag ka nang mag-alala. At dito na rin natapos ang kanilang pag-uusap, bagaman ang ating bida ay nakabalik sa oras na ito ngunit sa katunayan hindi. Niya alam kung ano ang kayamanan na lumitaw sa Sun Sculpture City, gayunpaman nais itong makita ng ating bida. At sa oras na ito pinaharurot na ni Yun Siang ang kanyang hovering flying shuttle sa bilis nito ay halos mahiwa ang kalangitan. Habang nasa biyahe pa ang ating bida, ay dumako naman tayo kung saan ang lugar na kanyang pupuntahan, mula rito sa labas ng West District ng Sun Sculpture City, kung saan nakarating na rito ang tatlong taga-Longhai, si Benito, Carp at kanilang Prinsipe Kun. Natanong ng gwardya kung sila ba ay pupunta sa Xicheng District. Natumugon si Benito ng oo at ipinaliwanag niya na si Old Chow mula sa Chamber of Commerce. Kung gayon ano sambit ng gwardya mula sa Xicheng District, sinabi rin niya na alam mo lahat ng mga patakaran, di ba? Alam mo na ito ay isang lugar ng mga VIP, ang general public ay hindi pinapayagan dito. Tumugon naman si Benito na ang lahat ng bagay na ito ay kanya rin naman alam, at para wala na maging problema pa ay sinuhulan ni Benito ang gwardya ng lungsod, at nang matanggap na ito ay pinasunod na sila upang pumasok na sa loob. Gayunpaman,
Sa kalagitnaan ng kanilang paglalakad, inilahad ng gwardya na mag-ingat, "Ito ay isang daanan ng VIP. Kung nakatagpo ako ng iba, sasabihin ko sa iyo na ikaw ay mga businessman mula sa kaharian ng Chando, kaya't mangyaring huwag gumawa ng isang tunog." Bukod dito, ang distrito ng Xicheng ay hindi naiiba kaysa sa panig na ito. Maraming mga makapangyarihang tao dito. Kung nais mong gumawa ng problema, malamang na mamamatay ka ng malungkot, alam mo. Ukol sa usaping ito ay nagbitaw ng magiliw na salita si Benito sa gwardya na gumagabay sa kanila na nauunawaan niya. Gaya ng inaasahan, may mamamataan na ilang tao sa kanilang unahan. Sa mga ilang sandali ay napansin na ng gwardya ang makakasalubong nila, kaya maging ang dalawa ni Benito at Carp ay bahagyang naalarma nang nakita rin nila na may paparating mula sa kabilang panig. Base sa nagiging reaksyon ng dalawa na mahahalatang nababahala, kaya sinabihan sila ng gwardya na huwag masyadong maging nerbyoso, mas mainam na maging relax lang. Sa labis na kaba ni Benito ay ibinulong niya kay Carp na, "Carp, maging handa. Kung may hindi inaasahang mangyari, protektahan mo ang ating kamahalan." Sa kahilingan na yun ni Benito, bagaman sinang-ayunan nito ni Carp, ngunit mababakas naman sa pagmumukha nito na ito ay nakararamdam ng takot. Magkagayon man, nilabas na niya ang Soul Talisman na kung sakali man na magkagitgitan ay mabilis siyang makabubuo ng Star General kung magkataong may maganap na hindi inaasahan. Nang sobrang lapit na magkasalubong ang dalawang panig, sumenyas ang gwardya na gumagabay sa kanila na ayon sa kanya ay babatiin niya ang kanilang makakasalubong at huwag magsasalita. Nang oras na para kausapin niya ang isang gwardya na gumagabay din sa kabila, ay unang nagsalita ang kanilang kasama sa wika ng Lower Domain, sambit niya na, "Salamat sa iyong pagsusumikap." Tumugon naman ang isang gwardya sa wika din ng Lower Domain, "Tumugon lamang ito ng pareho sa iyo." Ang kanila palang nakasalubong ay ang nagmula sa pinakakilalang pamilya sa lugar na ito ng Lower Domain Country, ang Young Master ng pamilya Huyan, na si Nobuyuki at ang kanyang protector. Hindi maiwasan ni Nobuyuki na titigan si Prinsipe Ku nang ito ay nasa kanya ng tapat. Gayunpaman, ipinagpatuloy lamang ni Prinsipe Ku ang kanyang paglakad ni hindi man lamang tumingin kay Nobuyuki. Ngunit, bago pa sila makalayo ay nagsalita si Nobuyuki, pinatigil niya sa paglakad ang kanilang nakasalubong. At nang tumigil na si Prinsipe Kun at ilang mga kasamahan nito, nagsalita si Nobuyuki sa wika ng isda, na tanong niya ang prinsipe kung nagkita na ba sila o nagkakilala na kung saan man. At sa pagsasalita na ito sa wika ng isda ni Nobuyuki ay ipinagtaka ng kanyang protector at ng gwardya na marahil hindi nila maintindihan ang sinasabi nito. Maging si Prinsipe Kun ay nagtaka rin sa pagsasalita nito ng kanilang wika, at sa kanyang duda marahil ay sinusubukan sila ni Nobuyuki. Kaya naman, sa halip na magsalita ang prinsipe sa wika ng isda, bagkus ay ginamit niya ang wika ng Chando, at nagpanggap ang prinsipe na hindi niya naiintindihan ang sinasabi ni Nobuyuki, gayong sinasabi nito na, "Mahal na kaibigan, ano ang iyong sinasabi? Paumanhin, kami ay mga bagong dating at hindi pamilyar sa mga wika ng Lower Domain Country." Gayong ang ginamit na pananalita ng prinsipe ay ang kanilang sariling lengguwahe ay mas ipinagtaka ni Nobuyuki dahil hindi niya sukat akalain siguro na magsasalita ang prinsipe ng wika mismo ng Lower Domain. At sa kanyang pagnanais malaman ang pagkakilanlan ng prinsipe ay itinanong na lamang ni Nobuyuki sa gwardya na gumagabay sa kanila kung sino ang mga tao na kasama nito. Dahil sa hindi malinaw kung sino ba ang tinatanong ay nagsalita ang gwardya na, "Ako ba ang tinatanong mo?" At sa punto na ito ay nagsalita na rin ang gwardya na gumagabay naman kay Nobuyuki, sambit niya na, "Oo. Hindi mo ba narinig ang aking Panginoon? Ang aking Panginoon ay mula sa pamilyang Huyan." Na ikinagulantang ng gwardya, gayong hindi niya sukat akalain ito pala ay nagmula sa pamilya ng Huyan. Nang nakilala naman nila na ito ay nagmula sa pamilya ng Huyan ay naalerto ang dalawa ni Benito at Carp, gayunpaman ang kanilang prinsipe ay kalmado lang naman. Sa takot ng gwardya ay agad ito humingi ng kapatawaran kay Nobuyuki, at ipinakilala na rin niya na ang kanyang kasamang tatlong tao ay mga negosyante mula sa Chando Kingdom. Bukod dito, sila ang mga mangangalakal ng Chando na nagsusuplay sa ating Taishao. Gayong duda pa rin si Nobuyuki ay ipinaliwanag na sa kanya ng kanyang protector na ang Young Master Taishao ay ika-apat sa apat na mga batang talentado na nagmula sa pamilya ng Mai, at ang nakababatang kapatid na si Mai Jin, sinasabing sila daw ay may ginagawang negosyo mula sa Chando. At nang malaman ni Nobuyuki ang kwento sa likod nila ay kumalma na rin ito. At pagkatapos,
Nagyayana para umalis na siya naman ipinagpasalamat ng gwardya gayong kung nagkataon ay malaking gulo ang magaganap kung hindi naayos ang usaping ito. Nang makaalis na si Nobuyuki, agad sinabihan ng gwardya ang koponan ni Prinsipe Ku na magmadali na silang umalis. At sa oras na ito ay nakahinga siya ng maluwag maging si Benito at Carp. Ipinagpatuloy na rin nila ang kanilang paglalakad para makarating sa lugar na kanilang pakay. Sa kanilang paglalakad naman ay iniisip ni Prinsipe Ku ng pamilya ng Huyan sa hindi malamang dahilan. Sa kabilang banda naman ay nakalabas na si Nobuyuki at Huyan Fa. Sa mga ilang sandali sinabihan ni Nobuyuki ang kanyang protector na Uncle Fa, maghanap ng isang tao upang bantayan ang tatlong mangangalakal ngayon lang. Natanong naman ni Huyan Fa na iniisip ba ng batang master na may mali sa kanila. At ipinaliwanag ni Nobuyuki na ito ay tulad ng pagiging allergy sa pagkaing dagat. Bukod dito ay kumukulo ang dugo ni Nobuyuki gayong nararamdaman niya kung saang lahi nabibilang si Prinsipe Kun. Ninais naman linawi ni Huyan Fa na marahil iniisip ng kanyang young master ang kanilang nakasalubong ay nagmula sa mermaid race. Gayunpaman, sinabi niya na ngunit ang patas na balat na gwapong tao ngayon ay mukhang isang ordinaryong lahi ng tao. Gayong nasa marketplace na sila ay sinabihan ni Nobuyuki si Huyan Fa na babaan ang boses nito, at sinasabi rin niya na magtiwala ka sa akin. Siyasati ng mga ito at malalaman mo sa lalong madaling panahon. Pagkatapos, umalis na sa lugar si Huyan Fa upang gawin ang ipinag-uutos sa kanya ng kanyang young master. At si Nobuyuki naman ay ipinagpatuloy ang kanyang paglalakad sa gitna ng Midtown Market. Kung saan, talamak sa lugar na ito ang bentahan ng mga alipin. Mayroong nag-aalok ng Pure Blood Fox, ang iba naman ay iniaalok ang sinasabi nitong bagong dating na babaeng rabbit na alipin, bukod dito sinasabi niya na kung bibili ka ng isa, ay may libreng isa. Ayon sa mga nalalaman ni Nobuyuki, matagal na daw niya naririnig na mayroon isang mataas na kalidad na alipin na halimaw sa lungsod ng Sun Sculpture City, at sinasabi rin niya na ang lugar na ito ay ang pinaka-the best na lugar sa Lower Domain Kingdom. Habang kasalukuyan naghahanap ng alipin si Nobuyuki, makalipas ng ilang oras mula pa rin dito sa Sun Sculpture City, Shicheng District, ipinakita ang Sun Sculpture Hot Spring ang pinakamalaking paliguan sa lugar na ito. Mula naman dito sa mataas na gusali makikita ang tatlo ni na Prinsipe Kun, Benito at Carp. Nakasalukuyan sinasabi ni Benito na natagpuan na niya ang kanilang target. Gamit ang binocular ay napapamura ito sa kanyang mga nakikita, sambit pa niya na upang mahuli siya, nagtatrabaho kami ng husto upang subaybayan siya hanggang dito. At ang bastard na ito, siya talaga ito. Umaasa sa kapangyarihan upang baguhin ang sarili sa pagiging wangis tao dito, at tinatangkilik ang masarap na buhay. Habang nagagalit si Benito, nakikiusap naman si Carp na kung maaari niyang makita ang nakikita ni Benito, ngunit sa pagkainis nito ay hindi na halos niya marinig ang pagsasalita ni Carp, sinabi muli ni Carp na Uncle Benito ibigay mo sa akin, babantayin ko ang target para sa iyo. At ibinigay na ni Benito ang binocular kay Carp. Nang makita naman ni Carp ang kanina pa pinagmamasdan ni Benito ay napawaw ito. Gayong nakakita ito ng mga babaeng sexy na nilalandi ng kanilang target, sabay na tanong niya na kung maaari din nilang maranasan ang ganitong klaseng pamumuhay. Tumugon naman si Benito na siyempre, magagawa natin ngunit nagkakahalaga ito ng maraming pera. Sa katunayan taliwas na ang ginagawa ni Carp dahil sa hindi na niya tinitingnan ang kanilang target bagkus nakafocus siya sa mga babae, at pagkatapos masilayan niya ang pagkarami-raming mga babae ay nagmungkahi ito na bakit hindi daw sila pumunta roon upang tamasahin ito. Matapos naman sabihin niya iyon ay nakatikim siya ng kutos kay Benito. Dahil sinasabi nito na magiging sanhi lamang iyon ng gulo. Sa mga ilang sandali na tanong ni Prinsipe Kun si Benito kung ang traidor ay naliligo pa rin. Ayon kay Benito sinabi niya na tama, aming kamahalan, ang taong iyon ay nasa loob pa rin. Hindi mo ba nais na makita para sa iyong sarili? Sa kanya namang likuran itong si Carp ay animoy nais agawin ang binocular sa kanyang Uncle Benito. Hindi naman tinanggap ni Prinsipe Kun ang binocular bagkus sinabi na lamang niya na hindi ito isang mahusay na opsyon na maghintay ng ganito, at napagdesisyonan niya lapitan na ang kanilang target. Inilahad naman ni Carp na lahat tayo ay umaasa sa masking formation upang itago ang aura ng mga mermaid. Ngunit kung kailangan nating tanggalin ang ating mga damit sa paligwan, hindi ba ito ilalantad ang ating sarili ng lubusan? Sa pag-aalala ni Carp,
Sinabi ng kanilang prinsipe na hindi, gayong ang pupunta sa lugar ay siya lang. Bago pa naman makaalis si Prinsipe Kun, napansin ni Benito na ang kanilang target ay papalabas na. Sa paglabas na iyon ng kanilang target, agad nagmadali ang tatlo na puntahan ang lugar, ngunit sa hindi nila nalalaman ay may nagmamasid pala sa kanilang ginagawang paniniktik sa traidor. Ito si Huang Niuyin, isa sa apat na sage ng Zishui. Fingdom, ang babaeng magmula pa sa Midtown Market ay sinusundan na niya si Prinsipe Kun at dalawa nitong kasama. Base sa kanyang mga sinasabi na ito ay lumiliko na ang Taxil ng Longhai Kingdom ay nagnakaw ng pamana ng Star Soul General Albing, ang Half-Demon Prince ay dumating dito kasama ang mga nangungupahan sa ilalim ng kanyang utos. At dagdag pa niya na pumunta lang ako rito para sa God-level relic ngunit mayroon akong isang hindi inaasahang pag-aani, ito ang aking maswerteng araw. Pero, sa hindi naman nalalaman ni Miuyin na ang ating bida ay tinitiktikan din siya bukod dito ay naririnig din niya ang mga sinasabi ng Fourth Sage. Ayon pa kay Yun Siyang na di daw siya papayag na makuha ni Miuyin ang inaasam nito. Bago ang kaganapan na ito, bumalik muna tayo sa ilang oras na hindi ganoon katagal. Ang oras kung saan kakadating pa lamang ng ating bida sa lungsod ng Sun Sculpture City. Naglanding si Yun Siyang sa di kalayuan ng lugar. At nang nakababa na ang ating bida sa kanyang flying shuttle, pinag-iisipan niya gumamit ng lahat ng hidden formation upang itago ang kanyang flying shuttle. Gayunpaman, napagtanto niya na mas mahusay na itago na lamang ito sa system space, at pagkatapos, maglalakad na lamang ang ating bida upang magpunta sa Sun Sculpture City. Hindi rin nagtagal ay binuksan na ng ating bida ang system space, at sa ilang sandali lamang ay matagumpay na rin niya itong naipasok. Pagkatapos, inumpisahan na rin ni Yun Siyang na maglakad papunta ng Sun Sculpture City. Sa kalagitnaan ng kanyang paglalakad, naisip ng ating bida na una muna niyang gagawin ay ang pagkolekta ng herbs mula sa tindahan ng Hong. At kasunod naman ay inilabas ng ating bida ang kanyang maskara. Sambit pa niya habang isinusuot muli ito ay inilagay ko ng direkta ang mask na ito sa system space bago, at wala akong oras upang pag-aralan ito. At kapag makikihalo ako sa Sun Sculpture City, kailangan kong baguhin ang aking hitsura. Ang kaunahan niyang ginay ang wangis ay si Vague, ang isang tao na mula mismo sa Lower Domain Country, at sa ating nalalaman ito ay isang barbarian. At nabanggit din ng ating bida na bagaman naramdaman kong mas mahusay na magpanggap na isang tao mula sa Lower Domain Kingdom, ngunit tila gumagawa ako ng pakikitungo sa isang mananaliksik mula sa pamilya ng Samarin. Tiyak na hindi angkop na gamitin ang hitsura ng taong ito, kaya umisip muli ang ating bida ng ibang tao. Ang nagaya naman niya ay ang kanyang guro na mahilig sa babae si Instructor Cheng Yi, pangalawang prinsipe, ang isa sa alagad ng pangalawang prinsipe, si Captain Black, ang kanyang karibal kay Miss Shinkson na si Zhang Xia, ang kanyang Uncle Butler mo, kaya naman bago pa makarating ang ating bida sa lugar ng Sun Sculpture City ay halos lahat ng kakilala niya ay sinubukan niya na kopyahin. Makaraan ng ilang sandali mula rito sa Sun Sculpture City Midtown Market. Mula rito kinausap ng isang babae ang isang tao, sambit niya na maligayang pagdating, "Ginoo, ano ang gusto mong bilhin?" Na ito pala ay si Yun Siyang, ang ating bida na sa dami ng kanyang sinubukang mukha nang maglaon ang matandang wangis niya ang kanyang nagustuhan. Unang bungad ng ating bida sa tindahan ay hinanap niya si Shopkeeper Lu, na agad naman tinawag ng babae ang tao na tinutukoy ni Yun Siyang. Magalang naman nagpakilala ang shopkeeper, "Ayon dito ako si Lu Yong ng Hong Chamber of Commerce." Kasabay din ito ay natanong niya kung sino ang kanilang panauhin. Magalang din naman nagpakilala ang ating bida kay Shopkeeper Lu at inihayag na rin ni Yun Siyang na siya ay nagmula sa Nanjo nagpunta rito para sa pakikipag-trade. At nang malaman ng shopkeeper ang pakay ng ating bida ay sinabihan niya si Yun Siyang na sa loob na lamang sila mag-usap. Bilang pagpapakitang galang sa bawat isa, parehas nila itinuturo ang daan ng may paggalang sa isa't isa. Habang naglalakad naman ay natanong ng shopkeeper kung ang kanila bang panauhin ay nagmula sa pamilya Song. Sa katanungan na ito ay biglang napaubo ang ating bida. Sabay sambit niya na, "Well, ilagay natin ito sa ganitong paraan." At bumuo ng isang kwento ang ating bida, gayong sinasabi nito na ang matandang lalaki na ito ay talagang nagtatrabaho para sa Young Master Yun Siyang. At ang transaksyon na ito ay para sa Chen Qijin at Zishoden. At gayong naniwala na ang shopkeeper na ang matandang kausap niya ay isa sa tao ng kilala niyang Young Master Yun Siyang,
Inihayag din niya na ang mga tao na ipinadala mula sa pamilyang Samarin na naatasan makipag-trade ay kanina pa daw naghihintay, at iniba naman ang usapan ng shopkeeper. Natanong nito kung ang mga materyales mula sa mga halimaw na gusto nila ay mayroon ba ang ating bida ng mga bagay na ito. Huwag mag-alala, handa na ang lahat, tugon ni Yun Siang. Bago pa makapasok ang ating bida sa loob mula rito sa meeting room ay kasalukuyan na nga nag-aantay ang dalawang naatasan na makikipag-trade kay Yun Siang. Ito si Galo Samarin, isang ampon ng pamilyang Samarin na walang karapatan sa mana, student postgraduate of construction engineering. Nakasalukuyang sinasabi niya kay Mr. Gakibi na ang Chenchjin at Zishoden ay parehong mga halamang gamot sa iyong personal na koleksyon. Kahit na hindi sila masyadong mahal, ang produksyon ay napakabihirang. Bakit kailangan mong magbayad mula sa iyong sariling bulsa upang ipagpalit ang dalawang precious medicine na ito para sa pamilya nang may para lamang makakuha ng material mula sa mga halimaw? Ito naman si Mr. Gakibi, highly respected scholar at kabilang sa Tier 4 alchemist ng pamilyang Samarin, sinabi niya kay Galo, na bagaman sa oras na ito, nakatanggap kami ng komisyon mula sa pangunahing pamilya sa ngalan ng pamilyang Samarin. Maaari na nating makuha ang bagong data ng makina na bubuo, kung magagawa nitong mapabilis ang progress ng research at lumago ng mabilis, kaya paano kung ang matandang ito ay kumuha lang pera sa labas ng sarili kong bulsa, para sa maliit na bagay na ito. At ang matandang lalaki na ito ay may mataas na pag-asa para sa bagong uri ng makina ng pamilya Mai. Na may disenyo at konsepto ng pag-unlad at maaaring makapagpagaling sa Star Soul General Shi Yuan. Nagsalita muli si Galo sambit niya na ngunit pagkatapos ay hindi muna kailangang pumunta sa kalakalan ng personal, para sa ganitong uri ng bagay, hayaan ang pamilyang Mai na ayusin ang isang tao na darating. Matapos naman ito ay nakapasok na sa loob ang shopkeeper kasama ang matandang Yun Siang, na agad ay humingi ng paumanhin sa matagal na pag-aantay ng dalawa, kasabay naman ito ay itinuro niya si Yun Siang na ito ay ang buyer ng Chenchijin at Zishoden. At nang makapagbigay galang ang ating bida sa dalawa mula sa Samarin family, inihayag ng shopkeeper na sa katunayan sila ang provider ng precious herb. Ang dalawang partido ay matagumpay na nakumpleto ang transaksyon sa ilalim ng garantiya ni shopkeeper na si Lu. Kahit na ang lahat ay nabigla nang ilabas ni Song Yun Siang ang crystal, dahil sa hindi nila inaasahan ang kalidad nito, wala na naman iba pang nangyari. Ang transaksyon ay matagumpay na natapos, at ang parehong mga partido ay nagbid at nagpalam na rin na umalis. Ang dalawang halamang gamot ay matagumpay na nakuha, at ang boundless flower ng pamilya ng may na lang ang kulang ni Yun Siang. Sa ngayon naman ay naisip ng ating bida na magtungo sa may family na nasa Xicheng District. Makaraan ang ilang sandali, walang hirap na tinatalo ni Yun Siang ang mga gusali, nagtaka naman ang ating bida gayong sa pagkakaalam niya ay umiiral ngayon ang batas militar, kaya inaakala niya na magiging mahigpit ang mga gwardya sa mga oras na ito. Sa ginagawang pagtalon-talon nito ng ating bida sa mga gusali sa mga ilang sandali naman ay may bigla itong namataan. Kaya't agad ay tumigil si Yun Siang at nagtago, at pabulong niya na sinasabing kahit na gumawa ako ng dalawang layer ng takip, ngunit hindi ako maaaring maging mali, naramdaman ko ang kanyang hininga ay nasa holy rank. Kakaiba, sino ang babaeng iyon? Hindi napipintong pagbabago bago ng kapangyarihan ng kaluluwa. Siya ba ay isang taong hindi ko pa nakilala sa aking nakaraang buhay? At napansin din ni Yun Siang na tila ang babae ay may tinitiktikan. Upang malaman, iniutos ni Yun Siang sa Star Master System na mag-scan, hindi rin nagtagal ay nakita na ng ating bida ng malinaw ang nakikita ni Miyuin. At naramdaman ang ating bida ang soul power fluctuation na nagmumula sa lalaking may asul na buhok. Sa malabo na alaala ng ating bida ay parang nagkita na rin sila. Sa susunod nating video ay bukod sa pagbili ng dalawang babaeng alipin ni Nobuyuki, makikita rin niya ang Demon Horse, na inorder daw ng Young Master ng Mai Family. At ang magaganap na paghabol ni Prinsipe Kun sa Traidor na makakaabot pa sila hanggang sa labas ng lungsod, nahahantong pa nga sa isang matinding labanan. At alamin din natin kung bakit si Prinsipe Kun ay humantong sa ganitong kalagayan, gayong may balimbing sa kanyang mga pinagkatiwalaan.